Welcome sa Max Works and Hobbies. 21 inches na Syntax CRT TV ang gagawin natin ngayon. Standby lang ang meron, no? May red indicator pero walang oscillation. So baka sira yung pindutan sa harap. Try natin i-remote. So ito yung trick kung paano malalaman na may infrared na signal yung remote, no? Gamit yung camera, dapat meron tayong violet color na blinking, no? So wala pa rin, ibig sabihin talaga may problema yung TV. Okay, buksan natin. So nabuksan na natin yung TV, linis-linis muna pag may time. Para mas komportable tayong gawin ito, kailangan muna nang linisin, ano? So, mas matibay ito kaysa sa mga bagong China board ngayon. Yung mga Syntax na ganitong model, medyo matibay siya. So, basic procedure tayo, i-check natin muna, no? Visual check. Tingnan natin yung mga capacitor, baka may lumobo, no? Bloated capacitor, may pumutok, may nasunog. So yung trimmer, kung mapapansin nyo, kinakalawang na. So kung minsan dahilan yan kung bakit bumababa ang supply, yung B plus, dahil sa kalawang, no? So nagkakaroon ng problema yung contact ng trimmer. So nagiging dahilan kung bakit bumababa yung B plus, or kung minsan nawawala. So, tingnan nyo yung trick na ginagawa ko pag may problema yung trimmer. So, voltage check na tayo. Pero bago yun, tanggalin muna natin yung plastic na frame, no? Mahirap kasi mag voltage check pag may mga plastic na nakaharang. Yung pinaka-framing niya. Okay, tanggalin muna natin yung mga screws. Okay, natanggal na natin yung plastic na framing niya. Voltage check na tayo. So, inilabas na rin natin yung main switch. No, mahirap kasi pag yung main switch na andun sa harap. So, para mas komportable, kailangan nating tanggalin para mas madali nating matroubleshoot ito. Okay, voltage check tayo. Basic procedure. D plus. So may standby pero walang oscillation. So ang unang i-check yung B plus, no? Baka mababa. Baka walang B plus, no? So tingnan natin. Ayun, may 28.9 volts. So dapat mga nasa 110, 115, no? 105 ang B plus ng ganitong set. So walang B plus. So nakita natin kanina yung kinakalawang na trimmer. So unti-unti nating i-isolate yung trouble, no? Palitan muna natin yun, yung trimmer na yun. Kung minsan kasi pag walang contact or may problema yung contact ng trimmer na yan, so baka ka-apekto ito sa B plus, ano? Posibleng bababa or mawawala. So ang trick ko dito, inaalis ko yan. Pinapalitan ko ng fixed resistor ng value ay 1K. So, 1 kilo ohms. Palitan natin. So, natanggal natin yung pinaka-trimmer niya. Ayun, no? Kinakalawang, no? Sakit talaga ito ng mga Chinese na TV, no? Kasi nilalagyan nila ng rugby adhesive, no? So, ang nangyayari sa katagalan, nagiging kalawang. So, nawawala yung contact. So, sabi, baka may magtanong, sir, tatlo yung paa ng trimmer, yung resistor na ilalagay mo, dalawang paa. Tama naman yun, pero kung inyong mapapansin sa circuit, yung dalawang paa magkadikit. Ayan. So, connected siya. So, pwede ang resistor dyan, ayan, sa dalawang yan. Or dyan sa kabila. No? So, nilalagay ko dito 180, 1K, 1 kilo ohms, no?
Brown, black, red, gold. Ayan. O, lagyan natin ng fixed resistor. Kasi kung maghahanap tayo ng trimmer, mahirap. So, tamang-tama, meron akong nabiling mga resistor dito para sa aking upcoming project, no? Yung project na gagawin natin. Ang ginagawa ko kasi, halimbawa, may kailangan akong dalawang 1K na resistor. Ginagawa kong liba para meron akong spare na tatlo. Diba? So, mura lang naman. 50 centavos. So, dinadamihan ko na. O yan. So, 1K, brown, black, red, gold. So, ito yung gagawin natin. Papalit natin dun sa trimmer. Mas matibay, no? Tsaka mura. So, naikabit na natin yung fixed resistor na 1 kilo ohms. So, tingnan natin kung magbabago ang B+. Ayun, wala pa rin. So, ibig sabihin, hindi yung trimmer ang sira, ano. Pero ang gagawin ko, ilalagay ko na yan dyan. Permanent na siyang nakalagay dyan, ano. So, i-test natin yung pin number 8 ng EEPROM. Nasa 3.5 lang. Dapat 5.1 volts ang nandyan or 4.9. So, may posibleng may shorted, no? Kaya mababa yung mga supply sa ating secondary. So, mababa yung B+, 29 volts. Yung standby niya, 3.5 lang para sa EEPROM. So try natin, baka leak yung each out. Kasi kung totally shorted yan, 0 volt talaga yung B+. Pero merong 29 volts, so posible leak yung each out or yung flyback. Flyback, no? Kung minsan may leak yung flyback, kaya bumababa yung voltahe. Ayan. Kung minsan naman, ewan ko kung naka-encounter na kayo, pag corrupted yung memory, posible ring ano, hindi tataas yung voltahe. Pero sa circuit, inanalyze natin, wala namang resistor dyan, no, na connected sa optocoupler from system niya or sa main IC. Pag may resistor yan dyan, posible corrupted yung memory, no? Kasi may trigger siya papunta sa optocoupler para tumaas yung voltahe. Pero ito, wala. So, wala namang resistor galing sa main IC, papuntang optocoupler, so hindi siya related sa EEPROM ang sira. So, sinubukan natin tanggalin yung isang paa ng fusible resistor, papuntang B+ ng flyback. So, voltage-check tayo. So, voltage-check na tayo, nakahang na yung fusible resistor, papuntang flyback. Pag nag-normal yung B+, posible may problema sa H-out or sa flyback. Okay? So, ganun lang basic procedure sa pag-check pag walang oscillation. So, yamang walang B+, dito tayo mag-concentrate sa B+. Ayun, nag-normal na, 109 volts. So, take note yung 1K, yun na yun yung ginamit ko, no, sa trimmer niya. Hindi ko na ibinalik yung trimmer, baka magka-problema pa. So, possibly each out or flyback yung sira. So, dito muna tayo sa each out. Sana each out lang, no? Hirap ng flyback hanapin ngayon. So, natanggal na natin yung each out sa board. So, diode mode ang setting ng ating digital tester. Pag analog times 10, pwede. Yung collector emitter, yung sa gitna, tsaka pin number 3, merong 0.49 voltage drop. Yung reverse, may 1.5 volts. So, sira ito. Dapat 0 volt yan kasi reverse, no? So, posible may leak yung damper diode, yung built-in damper diode sa transistor na ito. Base emitter, normal naman yan eh. 0.080 kasi nga may damper diode. So, normal yung ganung reading. Problema, collector emitter. No? 1555. So, palitan natin to. Wala akong makuha ang D1555. So, ito na lang yung gagamitin natin, yung D2539. H out ito ng mga 25 inches. So, test natin. Bago kasi ito, no? Kaya no, okay ito. Walang reading yun dapat, no?
Yung reverse, walang reading. Collector, emitter. Yung collector, yung nasa gitna. Emitter, yung nasa right. Base, yung nasa left. So, forward, may 0.529. So, okay. Yun ang reading dapat. So, ito na yung ating ikakabit. Ano? So, kung napapansin nyo, naandun na yung H-out na i-screw na natin. Tsaka yung resistor, ayan, hindi ko na binalik yung trimmer. Yung 1K na lang yung inilagay ko. Mas matibay, no? Tsaka mura. So, naikabit na natin yung bagong H-out. So, voltage check na tayo. So, huwag din kalimutang i-check yung yoku minsan, no? May shorted, kaya nasisira ang H-out. Yung timing capacitor or yung snubber, check din natin. Ano? Ayun, meron ng blue. Blue screen, ibig sabihin, okay na. Tsaka, stable na yung supply, yung B+, no? 109 volts. Ayan. So, fix na yan, no? Kasi resistor na yung ginamit natin doon sa trimmer. Okay, ganun na kasimple. Check din natin yung pin number 8 ng EEPROM. Kanina 3.5. Ngayon, may 5.1 volts na. So, okay na lahat. Ano? Lagyan natin ang antena. So, subukan natin. Lagyan ng antena. Naibalik na rin natin yung main switch. No? Ayan, meron na. Okay. So, medyo madilim siya kasi 109 yung B+. No? Yung 1K na ipinalit natin sa trimmer, pwede nating pababaan yon. Pwede nating gawin 900 ohms or 820 ohms. So, isi-series na lang natin yung mga resistor, no? Or 680 ohms. Pag 680 siguro, medyo mataas na. Pero mas safe ito, 109 volts. I-adjust na lang natin sa screen, no? So, pwede ito. Okay. So, dahil shutdown pa rin yung ABS, kukunti ang channel sa location ko. Tatatlo na lang yata. Apat. Okay, maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa simpleng repair na ito. Basic. Basic.